Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon naman itong Onkyo TXSE 505 ko, lagyan natin ng active subwoofer, pre-out subwoofer to. So ito yung connection niya guys, yung sa likod niya guys. So ito yung sa likod na yun guys, itong surround speaker, may surround speaker, surround back speaker, surround speaker, front speaker, at saka center speaker. So ito yung subwoofer pre-out nya. So dito natin ilalagay sa ito yung sub ko, active subwoofer. Ito yung GBL, so dito natin to ikabit guys, sa input ng GBL. So meron din naman dito isang subwoofer, pero dito talaga yung pre. So since nalagyan ko na ng speaker ko sa taas, so ito yung surround speaker ko. So yung dalawa doon, okay guys, ito yung surround ba. Sorry, yan yung ginagamit ng speaker niyan. Kasi wala na akong ganyan na speaker. Wala mahal. Yan. Yan sa kanyan. Tap-tap ng speaker. Kinuha ko lang. So, yan. So, ito yun. Ito yung mga wire niyan. Kapit na yun doon. Sa taas. So, may tagging naman ito. So, ito. Ito yung center niya. Center speaker. Dami ko dito sa home theater ko. So, yan. So, ito nilagyan ko ng marking. So, kakabit mo natin dito sa surround back. Surround back. Ito. Surround back. Right. So, ito yung right sa baba. Dito natin ito. Ito yung muna na plug. Ito yung muna nagamitin dito. So, yung isa naman. Hindi ko pa nalinis to guys, hindi ko pa ayusin to pag may free time ko. So ito yun, left channel, surround back left channel. So ito, ito yung surround left channel. So ito dito, ito naman yung right, right surround. So ito yung center guys, ito yun. Dito yung thank you center. Oops, dito pa guys. So, ito yung center niya. Ito yung likod niya. Thank you. Dali, center niya naka 6,720 watts. So okay lang to kasi sisiting ko itong computer nito sa 4 watts, 4 ohms. Pasok pa rin siya. So, ito naman. Computer speaker nito. Dito lang sa Lazada. So, ito muna. Temporary. So, ito yung right speaker niya. Ito naman yung left speaker niya. So, puno na yan guys. Masak-sak na yan lahat. Ito na lang. So, ito guys. Ito yung RCA Y connector. So, ito inalagay natin dito sa pre-out sub. Ito. Ito. Ito natin inalagay guys.
gamitin na natin yan. RCA. So ito yung RCA guys. RCA. So ilagay natin dito guys. Ito sa wala. Pasensya ka guys kung magulo yung video ko kasi walang stabilizer kung silpon ko. Pasensya ka rin. Okay guys, so ito rin dito. Yan. Dito dito sa yan kaya na guys gusto nga guys so ito yung paano pagsita ito lang sita na dito punta tayo sa label okay medyo nag natin pag sa cutter. Bones. So, nakaon yan. So, nakaon na yan sa cutter natin. So, yan. Medyo adjust tayo. So, buffer sensitivity 15 dB. Dolby X Auto. So, configuration nito. So 4 ohms, pwede din itong 6 ohms. So ilalagay natin sa 4 ohms na muna para may kasi ibang mga speaker din na 4 ohms. Mainom sa 4 ohms at ilalagay para kuha yung 6 ohms. So guys, i-adjust muna natin itong ohms niya kung anong ohms isit natin. Okay, so ito 4 ohms, pwede 4 ohms, pwede din 6 ohms. Ayan. So return tayo. So ito naman, configuration niya. So buffer, yes, no, so yes. Return to distance, so distance yan. So yung unit meters bali yung center nya yung kung ano ang distance ng saan ka nanonood kasi home theater kasi itong unit na to minimission nya automatic measurement nya kung ilang distance ka so by sa akin naman by meters itong dinagamit ko so pwede naman to automatic sila lang ang amplifier na to yung mag-assist ng automatic pwede din manual natin so front to is 3.10 meters center 3 meters surround 3 meters yun yung surround ko doon. Ito yun. Ito yung dalawang surround. Yun. So, yan. Sige na. So, red, right. Puro point type. Front end. So, level calculation. Siyan po mo. Yung sa left speaker niya. Ito yung sa sub. Yan. From Lindol. Ito yung sub niya. Yung sa round right. Yung sa right. So round back, light left. Yeah. So you adjust multiplex. Subwoofer sensitivity between angle auto is. So yan. So equalizer naman. Gamit tayo ng basta Odyssey. Odyssey. And yung gagamitin natin yung equalizer. May equalizer ito eh. Automatic equalizer. So yan. So as usual, gamitin natin ng RCA. So dito tayo sa auxiliary input. Lagay tayo ng auxiliary dito. So balitin naman tayo sa group 5 para hindi tayo copyright. Ayan, tama na naman yung subwoofer natin. Tara na. So kung gusto nating palakasin yung music natin is i-blast natin yung volume nito. Lumasag kasi maliit lang kasi to pang computer. So papalitan ko yan. Naan man natin to, lakasan natin to. So hindi kaya nitong dalawang speaker na to kasi maliliit lang to. Ilagay ko lang yan kung sinubukan ko lang kung okay ba siya ang speaker. So yan yung pangit. So tanggalin lang natin para hindi maka
dito, hanggang dito na lang guys. Please share and subscribe. Hanggang sa susunod na vlog ko guys. Salamat sa panonood guys. Thank you.